Yes, yan po si Miss Imelda Papin, ang jukebox queen. Yes, na kailan lang, siguro mga, siguro 1 year ago na yun na pumunta siya ng National City at nag-concert siya na walang preparasyon talaga. 3 days lang ang promo. Talagang hilabol ang promo. Pero kahit paano, talagang punong-puno pa rin yung tao. Kahit ang promo is only 3 days. At the same time, yung promo na itulong ko sa kanya, it's about yung sa Asian Journal. Nagsusulat kasi ako sa Asian Journal sa San Diego. Kaya ang nangyari, yun, nakatulong na rin kahit paano para maka-promote ng show ni Ate Mel. Yes, kaya nga si Ate Mel, gulat na gulat nang makita niya ako nandito ako sa San Diego, California. Kaya naman, happy listening pala kay Charlie Lawson. Nakikinig pala siya ngayon, ang Bangis FM, ang isa sa mga number one DJ ng Bangis FM yan, ha. Handa mo na yung yung sobre ko, Charlie, ha. Pinromote na kita rito, ha. Alam ko nakikinig ka ngayon. Dahil, patutugtugin muna natin ang isa sa mga isa sa mga bagong daw to kanta ni Sandro Orbistondo. Yes. Before natin tawagan si Miss Mini Aguilar. So patutugin muna natin itong Baby Ko by Sandro. Yes, Sandro. Parang ngayon ko lang yata na dinig na pangalan na Sandro. Ang alam ko usually Sandra. Okay, Sandro, patutugin natin Baby Ko. Aha. Ito ba 'yon? Aha. Palagay ko mas maganda yata itong link nito. Okay, patugtugin po natin 'to bago natin tawagan ang isa sa mga napakagaling na komedyante na walang iba kundi si Miss Mini Aguilar. Nakilan lang na napanood natin sa Singing Bee ng Channel 2. Okay? Aha, hello. Tamis ng iyong pagmamahal.
Baby ko, kumusta ka na? Yes, yan po si Sandro Orbistondo. Si Orbistondo ba? Taga-Tondo ba si Sandro? Yes, I hope nakikinig ka ngayon, Sandro. Very cute ng kanta mo. At maraming salamat kay Charlie Loso at binigay sa akin itong sound na ito. Oh, medyo cute ang dating niya. Baby Ko by Sandro. Yes, mga ilang minuto lang po ay matatawagan na natin si Mini Aguilar. And then tomorrow ho, ang guest natin for tomorrow, kasi everyday meron tayong celebrities na guest na one-on-one interview. So tomorrow ho, ang guest natin ay walang iba kundi si Gladys Reyes. Nag-confirm na ho sa atin si Gladys Reyes. So tomorrow ho, abangan po natin si Gladys Reyes. Kaya yan po. Ngayon, siguro time na para tawagan natin si Miss Mini Aguilar para at least makausap na natin siya. Pero magpatugtog muna tayo ng isang kanta again. Isa rin to sa mga napakabait na na-meet ko, na naging guest din natin dito. Nagkaroon din tayo ng one-on-one interview. Aha.
Ito rin, napakabait na tao to at nag-concert din dito yan sa National City. Kaya nakilala natin. Walang iba kundi si Nonoy Zuñiga. Pakinggan po natin siya. And then maya-maya, after ni Nonoy Zuñiga, nandiyan na po si Miss Minnie Aguilar. Tapos ko ang aking pag-aaral. Di sinsanay mayroon na akong dangal na ihaharap sa'yo at ipagyayabang. Sa panaginip lang ako may pagdiriwang. Yaman at katanyagan sa akin ay wala. Katisigan ko ay bunga ng isang sumpa. Ang aking inay ang tangi kong tagahanga. Sa panaginip lang ako may nagagawa. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Kaya kong igapos tiit ng hangin. Doon ay kaya kong pagbawal buhos ng ulan. Sa panaginip lang kita nahahagkan tuwina na doon lang. Kundi dahil sa barkada ay tapos ko na pag-aaral na nagbibigay ng halaga. Sa awitin kong ito mo lang madarama. Mga pangarap kong walang pangangamba. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Doon ay kaya kong igapos ng hangin. Bawal buhos ng ulan. Sa panaginip lang kita nahahagkan tuwina doon lang. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Doon ay kaya kong igapos ihip ng hangin. Doon ay kaya kong pagbawal buhos sa panaginip lang kita nahahagkan tuwina doon lang. Hello, yes, aha. Nandito na po yung ating guest na walang iba kundi ang ating magiging one-on-one interview with me, Miss Minnie Aguilar. Hello, Miss Minnie Aguilar. Hello, Oji. Kumusta po kayo lahat? Good morning, America. Yes, good morning, America. Maraming salamat po sa pagbibigay ng chance sa amin para makausap namin ang isang Miss Minnie Aguilar. Isa sa mga hinahagaan naming artista. Maraming salamat. Naku, nami-miss ko tuloy bigla ang Amerika. Yeah, oo nga. Pero hindi bali kasi meron naman kami mga TFC rito, Pinoy TV, kaya napapanood namin kung ano man nga nangyayari sa inyo dyan. Live telecast. Oh, that's very good. Good evening pala dyan sa Pilipinas. Mm-mm. At saka, kamusta ho ang ano ngayon dyan, ang weather? Maulan-ulan, bilang iinit ng mainit, uulan na naman, ganun.
Eh ngayon ho, umuulan pa rin ba itong time na ito? No, it's not raining now. Ah, it's not raining. Ay, salamat naman at hindi umuulan. At least, Siyempre, alas 12 na ng gabi. Ganito talaga lang sinimula yung show namin dito. Hindi pwedeng maaga na tutulog pa yung mga Pinoy dito. Maaga ako lang siya. Wala rin makakadilig sa amin dito. Kaya ito po yung sa Radyo Pilipino America sa may National City sa San Diego, California. Ho. Alam, sa San Diego ba kayo? Oo, sa San Diego, California. Ang Radyo Pilipino America. Yes. I think nag-host din dyan yung kaibigan ko, si Edwin. Edwin ano ho? De Guzman? Edwin De Guzman? Parang hindi ko yata siya kilala. Baka sa ibang station yon. Hindi ko, Diego siya. Oh, anyway. Ah, nag-host siya, nag-host? Sa mga shows? Sa mga comedy bar din. Comedy bar. Oo, marami rito mga comedy bar, kaya lang hindi ko masyadong kilala yung mga, ano, yung mga ibang stand-up comedian. Kaya, I'm very... Hindi, alam po, nagpa-plug siya, sabi niya, live na live din daw sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Hindi ko live na live din siya. Ah, yes, siguro. Kasi marami rin kasi nga announcer dito sa Radyo Pilipino America. Kaya siguro yung iba na-miss ko na. Pero mabibisit nyo po yung ano namin, yung Facebook page ng Radyo Pilipino America para makita nyo po yung mga programa doon. Pinopost namin doon eh. Kaya nakapost ngayon yung picture nyo roon yung sa promo ad namin, nag-guesting ninyo. Talagang ginawa namin alam yan, ha? Alam mo, sandali, alam mo ba kinunan yan sa ano, sa San Diego? Ah, sa San Diego ho? Kailan? Ano yan? Sa ano ba ito? Yung parang SeaWorld? Ah, sa SeaWorld. Ah, isa sa mga ano yan, minupuntahan ng mga turista rito sa San Diego, California. Oo nga. Diyan kinunan yan, yung mga bulaklak doon. Ah, kailan pa? Recently lang ba yan? Kasi ito yung pinaka ano niyo eh, profile picture ninyo. Kinunan niya nung kaibigan ko eh, may dala siyang magandang camera. Uh-huh. Ano yan eh, parang 2012 yata. Ah, 2012. 2 years ago. Ano yun? Anong ginawa nyo rito? Nag-concert ba kayo rito? Hindi naman, pumasyal lang. Ah, tour pumasyal. Kasi nandito kami sa may bandang National City. At the same time, nandun ako noon, nung writer ako ng ng Asian Journal, San Diego. Kaya... nami-meet ko yung mga celebrities na dumadating dito sa San Diego. Kasi alam nyo na, ang dami-daming Pilipino rito. Lalo na rito sa National City. Sobrang dami talaga. At sabi ko nga eh, naku, thank you very much. At nag-umuopo si Miss Minnie Aguilar. Isa sa mga napakagaling na artista sa Pilipinas. Oo. Naku, maraming salamat. Oo. Yes, Miss Minnie, alam kong very busy ka. Anong paano ho ba nagsimula si Miss Minnie Aguilar sa showbiz? Ay, ako talagang pangarap 'yan eh, pag-artista, simula maliit na bata. So, I basically took up communication arts to be an actress. Yes. And then, after graduation, nag-audition ako for Repertory Philippines. Tapos para may background ako sa stage. Tapos nag-mainstream na ako. Ano ko po yung kauna-unahan ninyong nagawang pag-arte sa TV or sa movie so? Basically I really started with Mara Clara. Ah, Mara Clara, yes. Kayo po yung kumbaga yung kasama ni Gladys Reyes. Okay. Kami yung mabait ako doon, ako yung ninang ni Mara. Pero pero kilala kayong magaling na komedyante, yung talagang nang-iinis na komedyante ho, yung para bang nang-iinis sa mga mga bida.
Oo, recently nabibigyan ako ng mga contributor roles eh. Oo nga, at saka ang galing-galing yung talagang ang galing-galing yung manginis na mga mangbuska ng mga arti ng mga bida. Oo nga eh, syempre papel 'yon eh. Kaya kasi hindi naman lang mo yung character. Oo, yes. Pero bago kayo nagsimula ng pag-aartista, may mga idolo rin ba kayo sa mga ano? Ng mga artista din bago kayo pumasok sa showbiz? Oh, wala naman. Gusto ko lang talagang maging artist. Sharon Cuneta. Gusto ko siya. Sharon Cuneta ho. Mm-hmm. Ano nang mga movies ang nagawa niyo na ho, Miss Mini? Ito. Ano bang mga nagawa ko? Ito yung nag-camera roll ako sa Dating with a Gangster kay Direk Cathy. Uh-huh. And then yung Maybe This Time. Aha, uh-huh. Wow. With Coco and Sarah Geronimo. Tapos The Mistress ni Bea, Star Cinema. Under ba kayo ng ng Star Cinema? Exclusive ba kayo sa Star Cinema? Hindi naman exclusive, pero basically halos lahat ng soap opera ko at saka pelikula ko sa kanila. Mm-hmm. Usually, ang mga kontrabida roles ho ba, paano nyo ho ba pinaghahandaan ang mga role ninyo? Binabasa ko lang kung ano yung character ng tao, tapos ginagawa ko niya. Ah, ganun lang ho ang ginagawa ninyo. Pero sino ho yung mga bida natin na mga naka-eksena niyo na? But maraming. Sino-sino yung mga hindi nyo malilimutan na eksena ho sa isang bida ho? Ah, syempre yung syempre yung pangako sa'yo. Mm-hmm. Namin nila More Powers, tsaka nila. Aha. Nila Jean Garcia, yun. That's maganda yung, yun yung Jericho Cristina Hermosa. Aha, yes, oo nga ho. Mm-hmm. Yun bali ang pinaka hindi nyo malilimutan na naging role nyo dati. Oo, kasi manghuhula ako dun eh. Manghuhula na kontrabida. Ah, yes. Lahat, oo, ako yung kumbaga Jean Garcia. Na siya si Madam Cloud John. Maganda yung soap opera na yun. Tsaka yung natutulog banjos ni Roxanne at saka ni Jake Cohen. Ano naman yun? Role ko naman doon, may-ari ng club na salbahe talaga. Sobrang salbahe. Oo nga. Ang galing-galing yung magsalbahe talaga. Na hostess. Hostess. Tapos, naging may-ari ng club na pinaghuhubad ko yung mga babae. Ganon. Sobrang salbahe ko doon. Oo nga ho. At saka talagang yung mga fans talagang magagalit sa inyo dahil talagang maldita ang dating. Ako nga po napapad ko yung sarili ko sa TV, pinapatay ko. paano ho kung nakikita, let's say nakikita kayo ng mga fans ninyo, yung mga ibang tao na hindi nakakaintindi, na nagagalit, nagagalit sa inyo ng totoo. Ano ho paano? Nagagalit talaga. Nagagalit sila. Sabihin nila, bawa may nagpa-picture sa akin tapos ipopost sa Facebook, sabihin bakit kasama mo yan, sama-sama na ugali na yan. Paanong treatment ang ginagawa nyo ho pag may ganung sinasabi na hindi naman, tapos magko-comment hindi, mabait yun sa totoong buhay, hindi siya ganyan, tapos ba't kasama mo yan, inaapi yan si Chichay. So, got to believe naman. Ako naman ang kontrabida doon. Pero, kay Daniel. Sige ho. Go ahead, Miss May. Kay Daniel Padilla and Catherine Bernardo. Yung last na, nila, teleserye, yung Got to Believe. Ako yung kontrabida doon. Uh-huh. So, syempre,
Danielle and Catherine is the hottest and the most sought after stars of this generation. So, sobrang dami nanonood ng Got to Believe. So, sobrang dami rin nagagalit sa akin. Pero nung hindi pa ho kayo artista, ine-expect niyo ba na ganyang mga klaseng role kayo mapupunta? Hindi ko alam. Basta lang nag-kontrabida ako, natuwa sila. Sabi, ang galing palang kontrabida nitong komedyante. Pero nung ano mo kayo, hindi pa kayo artista, talaga ba hong magaling kayong mang-asar ng mga tao or mabait ba kayo? Ano mo ba talaga yung dati yung, let's say, hindi pa kayo artista? Oho, Miss Lady. Hindi, ano, tawag dito. Ewan ko ba? Hindi ko alam. Basta sabi lang nila, ano, sa tinagal-tagal ko daw sa showbiz, ano, sa kontrabida pala ako talaga. Bagay. Mm-hmm. Bagay sa kontrabida. Oo nga ho, kaya ganun. Pero... But so I heard yung susunod ko daw na role, it's madre. Ah, madre. Pero madring ano ho? Madring ano, kontrabida pa rin. Na medyo may pagkamaldita pa. Ay, hindi naman pwede maging kontrabida. Ay, meron hong mga malditang mga ano, mga madring role, di ba? Naku, hindi magandang halimbawa yan. Oo, parang siyempre, lalo na isang teleserye yung napanood ko, parang nilalait-lait siya yung bida ng isang madre, parang dahil prostitute tong babaeng to, ganun ang ano, treatment niya. Usually, ganun naman ang nangyayari, di ba ho? Oo nga, pero tawag dito, siguro, hindi ko alam, siguro yung madre na, funny naman siguro, o nakakatawang madre, o hindi ko alam, basta sabi lang sa akin, parang madre. Anong ho yung isang teleserye ho yun, teleserye? Oh, itinawag sa akin. Gagawin daw akong madre. Natawa nga ako. Sabi ko, grabe. Dati, ginagawa niyo akong, ano, tagasunog ng perya. Kasi yung huli, sinunog ko na yung buong perya. Grabe talagang asama noong, ano, role. Tapos, ano, pinaluwagan ko yung, ano, yung tornilyo ng mga Ferris wheel. Nalaglag yung mga bata. Aha, oo nga ho. Pero... ano na naman yun, hindi role lang naman ho yun, di ba? At saka ano lang naman yun, kumbaga. Oo, trabaho lang yun. Actually, when you portray a role, hindi ikaw yun. Binibigyan buhay mo yung karakter na nandoon sa teleserye or dun sa pelikula, but basically that character is not you. Mm-hmm, yes. Ano ba ang tunay na ugali ni Miss Minnie Aguilar as a private person? Masayahin, light lang, pero ano, sumusundot-sundot yung pagka-kontrabida. Lumalabas eh, kahit na pinipigil ko, pero ano, minsan nakikita ko na lang yung sarili ko, akala ko may mga camera, lumalabas. Wala na pang camera, biglang lumalabas yung ano. Lalo pa ho, pag nanlalait kayo, lalo na kung tingin eh, talagang nako, sabi kong gano'n. Hindi. Tingin pa lang eh, talagang. Hindi ko naman maintindihan, minsan sumisilip yung gano'n. Yung may pagkaganon ng konti, pero sabi, pagkatapos na natatawa na lang ako, sabi ko, bakit ganon? Parang may ganon. Merong parang may X-factor kayo pagdating sa mga ganon. Yung pag naiinis ako, parang biglang nagkakaroon ng eksena sa pelikula, ganon. Ah, ganon ho talaga. Pero marami naman ho kayo, pero marami naman kayo mga friends. Ay, oo, napakarami. At isa na yan sa mga friends ninyo eh si Miss Gladys Reyes. Ay, oo naman. She's not only a friend, parang ano na yan, masyado nang malapit. Aha, yes. Napanood ko nga rin sa YouTube yung pag-guesting niya sa, ano niya, sa show niya dati. Nung, sa moment. Sa moment, yes. Kaya sabi ko, kailangan, yun nga ang pinakita ko sa YouTube, dito sa posting namin, pinakita namin yung moments na guesting ninyo.
Kaya, ganun. Sino-sino pa yung mga close friends ninyo sa showbiz, Miss Minnie Aguilar? Ay, wala naman. I'd say, si Carmi, nakakasama ko rin. Kasi best friend siya ni Gladys. Sino pa ba? Si Susan Africa. We don't see each other that often, but we call each other. We text each other. Sino pa? Si Eagle. Okay naman. Yung mga nakasama ko sa Mara Clara, basically. Kasi Mara Clara, 5 years kami magkakasama doon. Ah, napakatagal. 5 taon yun eh. 5 taon. 5 taon yun. Yung pako sa iyo naman, 2 taon. Kasi noon, matagal ang mga teleserye. Ah. Noon, ang mga soap opera tumatagal ng ganong katagal. Siguro ngayon dahil sa dami na ng mga artista at sa dami ng mga writers na ngayon, kaya tinatapos agad yung mga ano para mapagbigyan yung ibang show. At saka ano, at saka ngayon kasi mabilis na ang pacing ng soap opera. Hindi na pwede yung bagal. Oo, hindi na yung pinaano pa kami. Pinag-aantay kami ng matagal bago matapos ang lahat. Iba na ngayon kasi ang audience ngayon pag nainip, iiwan ka. Oo nga, ganun ang nangyayari. Yung panahon ng Mara Clara, lalo na yung panahon ng Ana Lisa. Diyos ko, yung kay Judy Ann Santos. Ay, Julie Vega pala yun. Diyos ko. Lenny Santos, yun eh. Oo nga, Julie Vega yun, di ba? Julie Vega. Nako, Diyos ko, ang grabe yung mga istorya na napakatagal. Oo. At least ngayon, nag-improve na. Oo, at saka marami na magagaling na artista ngayon at marami rin magagaling na kontrabida. Sino pa ba hubay yung mga magagaling na kontrabida para sa inyo? Miss Minnie Aguilar. Si Jean Garcia kasi hindi na siya nagko-contribute ngayon eh. Mm-mm, puro but... napapalit ko siya, puro mabait na siya eh. Oo. Sino pa ba ang magaling na kontrabida? Oho. Sino pa ba yung mga magaling? Si Belia Pro. Si Belia Pro. Ako, icon na yun. Hindi lang kaya ni, ano, ni Belia Flores na magkontrabida pa. Si Belia Flores. Mahirap na yun. Talagang kilay na kilay pa lang. Kilay pa lang, ipakita mo. Pero ngayon, ano na yun, mahina na ngayon yun, hindi na yata siya pwedeng magtaray-taray. Oo nga, hindi ko na nga nakikita si Tita Belle. Oo, alam ko mahina na siya at alam ko may sakit yata si Miss Belia Flores. Meron pang isang magaling, di ba, si Miss Banji, ano ba yon? Banji, nalimutan ko. Ah, si Banji Labala. Oo, di ba? Tita Banji. Nagka-eksena na ba kayong dalawa? Naku, napakamaldita rin yung babae. Tito Banji, hindi, alam mo, hindi pa. Napakabaldita rin yun, Diyos ko. Talaga masasampal mo talaga. Teka, matagal na. Bago pa ako mag-America nun eh. 2003 yata kami magkasama sa soap opera. Oo, nagka-eksena na kayo dati ni Miss Banji. Talagang magaling ding mambus. Hindi yata, hindi kami, mahusay din. Ang galing talaga rin din yun, Diyos, grabe. Si Odette. Ang mga magagaling na kontrabida na si Odette Kahn. Ay, mga ano yan, mga icon na yan eh. Talagang mga ano na yan. Inaano ko yung mga baguhang mga kontrabida ngayon na talagang makita mo lang yung mukha, talagang masasampal mukha agad. Dahil lang chichismis, nagagano, di ba? Kasi very convincing, kaya lang, kaya yung mga manonood dyan, huwag kayong magagalit sa kanila, arte lang yun eh. Hindi naman talaga totoo yun, di ba? Miss Minnie Aguilar, dahil magagaling sila umarte. Oo. Yeah. Miss, hindi madali magpo. Yes. Oo nga, kaya nga sabi ko, pero maraming magagaling pang mga kontrabida, iniisip ko pa yung ibang mga pangalan nila eh, na talagang iiba pa nga, stand-up comedian pa nga, ang dating. At saka kayo rin, papatawarin ho kayo, di ba? Ano po? Nagpapatawa rin kayo, Miss Minnie Aguilar? Komedyante rin kayo? Oo, dati ako, nasa comedy bar din ako before. But, you know, I still do corporate shows now and shows abroad. Aha, uh-huh. Yes. Mm-mm. Ano yung uling yung nagawa kong show na abroad?
Sa yung huli namin, sa Canada with Kim Chu and Cien Lim. That was last year. Last year. Pero itong, ito, magkakaroon kami. Daniel Padilla, Catherine Bernardo, ako, at saka si Bubay. We will go to Dubai, to Rome, and Milan. Ah, I see. Pero wala ho sa US, wala kayong concert sa US. So far. Wala, kasi wala. How I wish, no, magkaroon kami. Sana. Oho. At saka, ang alam ko eh, magaling din kayong kumanta, Miss Minnie Aguilar, di ba? Oo, natutuwa naman ako sa'yo talagang, para talagang ibang tao talagang, hindi ba tawag, Minnie talagang, Minnie Aguilar, Minnie Aguilar, talagang kompleto. Natatawa ako dati pag nandun ako sa comedy bar, pag natatawag na ako, Minnie Aguilar, laging may apelido, hindi pwede pangalan lang. Oo nga, sa palabalag simula, screen name ba itong Minnie? Parang, papalabalak ko yung salitang. Hindi, pangalan ko talaga yan. Pangalan ko talaga yan. Parang hindi siya parang hindi siya common name sa mga Pilipino yung Minnie. Oo, hindi nga, oo. Kaya mahirap, parang minsan tongue twister siya eh. Minsan, Minnie, parang iba yata ang klaseng pangalan, di ba? Parang ganun. Kaya, Minnie Mouse? Oh, hindi, Minnie. Ibig sabihin, maliit. Minnie siya. Kaya nga sabi nila, buti di bagay siya yung pangalan mo dapat siya, Maxi. Ay, Wax. Oo nga pala. Pero, hindi nyo naman kamag-anak sila Freddy Aguilar? Hindi. Akala ko kamag-anak. Tahimik kami yung mga tahimik na Aguilar. Hindi. At tahimik na Aguilar kayo, kumbaga. Pero talagang, hindi ito screen name, kundi totoong pangalan nyo talaga. Oo, totoong pangalan, ha. Pero alam mo, sobrang fan ako ni Ka Freddy, sobrang fan ako ni Megan. Ang husay niyan sa musika. Grabe yung mga musikero talaga, yung buong family nila. Ang husay-husay sa musika talaga. Yeah. One time, nagpunta ako dun sa kanilang Ka Freddy's. Talagang lahat, pati magkakapatid, ang husay. Kumanta, sa banda, they play musical instruments na basta ang husay talaga. Talagang sobra yung pagkamusikero. Oo, galing. Magagaling talaga mga Aguilar, kaya ganun. Oo nga. Pero, nabigyan ako. Na-meet niyo ho ba si Marlene Aguilar? Ay, nakikita ko lang yung mga post niya sa Facebook. Wow! Nakaka-intriga. Yeah, napaka-sophisticated na dating ng Miss Marlene Aguilar. At kailan lang na-interview ko nga si siya rito. At grabe, natakot nga ako. Baka madimanda ako ng Amerika, ng Amerika tsaka Pilipinas. Dalawa! Natakot ako kay Miss Marlene Aguilar. Grabe. Ibig sabihin, na-interview mo si Marlene Aguilar? Yes, of course. First time mo nagpa-interview talaga sa akin si Miss Marlene Aguilar. Grabe. okay lang yung Pilipinas eh. Malayo ako eh. Pero nung napunta ng usapan sa Amerika, Diyos ko, lako, mahirap na. Madawit ako rito. alam mo na, ang mga bitaw nun, kasi yung mga bitaw niya, matapang na babae talaga siya. Oo, matapang talaga siya. Super tapang talaga niya. Napakatapang talaga. At sabi pa nga niya, hindi naman daw siya singer, pero gusto lang niya ipakita na marunong din siyang kumanta. Ganun lang. Kasi nga, sabi niyo nga daw, magagaling daw mga Aguilar kumanta. Kaya pinapatunayan niya. At sa si Ka Freddy na-interview ko na rin ho rito si Ka Freddy Aguilar. Napakabait ho ni Ka Freddy Aguilar. Talagang... Napakamalumanay, no? Ang malumanay magsalita, no? Malumanay talaga siya. At saka, hindi ka talaga makasasyak sa mga sinasabi niya. Sabi ko nga kay Miss Marlene, alulag to ha, hindi intriga at hindi showbiz to. Ayoko ba kulog dito? Hindi, alam mo, alam mo sa totoo lang, yung personality ni Ka Freddy, ka-in-love talaga yon. Kaya hindi ka magtataka na nai-in-love ang kahit na bata sa kanya. Kasi nga, yung personality niya na magaling kumanta, tapos magaling mag-instrumento, tapos napakamalumanay magsalita. Kasi alam mo, sa isang lalaki, napakalaking factor yun eh, yung malumanay ka. Ah...
yung very gentle kang magsalita, that's a very, para sa akin ha, that's a very big factor. Kasi doon nakikita yung ano eh, yung kumbaga yung appeal na parang very, very gentle ka, yun. Oo. Ibig sabihin, ma-appeal pa rin si Freddie Aguilar hanggang ngayon. Oo, kasi para magkaasawa siya ng ganung kabata. Nako, kaya nagagalit si Marlene Aguilar eh, nagagalit, ayaw niya. Alam mo, minsan nakakatuwa, tinitingnan ko talaga yung mga ano nila, yung mga posts nila, yung mga sagutan nila. Oo, talagang may batalyon siyang mga ano, mga Facebook na ano talaga. Talagang kasama niya roon, batalyon talaga like, yun. Kaya tuloy yung sinasabi nila sa akin lagi, kamagana ko ba yan si Marlene Aguilar tsaka sila Freddie Aguilar? Sabi ko, hindi. Hindi ko sila kamag-anak. But, you know, I admire them, you know. Mm-mm. Pero na-meet nyo na si Freddie Aguilar in person. Oo nga, di pa. Nagpunta nga kami dun sa ano. Oo. Nagpunta kami. Tsaka kilala ko si Megan kasi. Si Megan, ang husay-husay kumanta. Ngayon nasa Shangri na siya kumakanta. Ah, kumakanta Shangri ngayon. Na. Kaya pala. Mm-mm. Pero hindi kaya nakilala, kaya na-meet ko rin yung mga ibang anak ni Ka Freddie, mga kapatid ni Megan. Mm-mm. Ang husay talaga, husay na musikero. Pero hindi kayo ano magkakamag-anak ko. Hindi nga eh, hindi ko alam kung baka hindi ko alam o marami namang Aguilar kasi. Oo, sa bagay, marami namang Aguilar sa Pilipinas. Hindi naman. Pero advantage din, lalo na nung bago ako nag-aartista, sasabihin nila, anak ka ba ni Freddie Aguilar? Nung bago talaga ako nag-aartista, sabi nila, oh ano, tatay mo ba yun? Si Freddie Aguilar? Tatay mo ba yun? Laging ganun. Meron pa isang Aguilar, si Florence Aguilar. Ay, talagang may edad ka na talaga. Hindi naman, ano ko lang siya, nababasa ko lang sa mga internet. Alam niyo naman ang history ng music. Florence Aguilar. Yes. Ano siya, kasabay siya nila ni ano? Nila Ate B. Nila Vilma Santos, Nora Honor. So, ilan ba ang Aguilar sa showbiz? Ano? Ano po? Ilan ang Aguilar sa showbiz? Ay, hindi ko masyadong alam kung ilan ang ano. Yung grupo lang, yun lang ang alam kong Aguilar. Kasi dati, kasi alam ko konti lang kami. Kasi dati, parang may game show. Parang hirap-hirap daw silang buuin yung mga Aguilar kasi ang konti lang. Oo, konti lang ang Aguilar. Hindi naman ganun karami. Mm-mm. Saan ho ba mga taga-Aguilar yung sa inyo? Tagasang probinsya ho ba kayo? Bulacan kami. Kalumpit Bulacan. Ah, Kalumpit Bulacan. Kaya pala, malapit-lapit na kayo dyan sa ano, Quezon City. Ngayon ba, doon pa rin na kayo nakatira or hindi na? No, my father is from Kalumpit Bulacan. Pero, wala kami. Siya, oo, siya nung nag-retire siya, bumalik na siya doon. Ah, bumalik na. Retired na kasi siya. So, ano ngayon ang pinagkakabalahan nyo, Miss Mini Aguilar? Mukhang very busy kayo. Oo, hindi na ako yung ina-ice ko yung ano, yung tour namin. Yes. As early as now, ina-ice ko. Pagkatapos, ano ba, madami, konting negosyo. Negosyo. I see. Kaya, napanood ko rin kayo sa 700 clubs. Yes. Ibig nyo sabihin ngayon, Christian na kayo ng gusto. Oo, talaga. Dapat. Gusto kong bumait talaga. Kagaya ho ni Winnie Sanchez, sabi niya sa akin, dati pag nag-stand-up comedian siya, yung mga may mga green jokes siya, ngayon iniiwasan na niya, ayaw na daw niya ng mga ganun. Oo. Kasi Christian na daw siya ngayon. Mm-mm. At tinalo niyo, kayo daw ang nanalo sa Singing Bee. Sabi niya? Oo. Sabi niya nga. Alam mo, nakakatuwa nga yung Singing Bee na yan eh, no? Biro mo, tinalo ko si Richard Poon. Yes, Richard Poon. Oo. Si Richard Poon. Tapos nung pagbalik ko, sabi ko, sino kalaban ko? Sabi nila, si Dulce. Uuwi na ako.
dapat kay Dulce. Hello, Miss Dulce. Hi, happy listening. Miss Dulce, ka-Facebook ko siya at malapit ko na siya maging guest dito. Ano nangyari doon? Oo, napakabait nga ni Miss Dulce, ang diva. Isa sa mga icon ng diva talaga. Oh, ang bait nun. Ang bait nun para sa isang ano, sa isang icon. Napaka. Pero ano ha, yung mga, kung sino pa talaga yung mga excellent singers and performers, sila talaga yung mababait. Mm-hmm. Regine Velasquez, for one, is one of the kindest and the nicest. Parang naka-ano na ho kayo, na parang naka-experience na kayo ng isang pangiisnab ng isang mga artista ho na hindi masyadong mababae. Na, ano? Pangiisnab? Oo. Hindi naman lahat ng artista, 'di ba, ano, na mababait, meron diyan talagang mayabang din ang dating, 'di ba ho? Oo, meron, hindi naman maiiwasan yun. Kasi, minsan kasi ang mga artista talagang may mga moods, alam mo yun? Hindi lahat ng oras, hindi lahat ng oras nasa mood. Oo. Kasi nga artista eh. Oo, syempre, so, ano rin yan eh, minsan nailalabas nila yung tunay na ugali nila talaga eh, di ba ho? Lalo na sa kapwa artista, mga ganun. Kasi before ho kasi nagsusulat ako kay Ate Christy, kay Nanay Christy sa Mariposa Publication. Kaya minsan eh kapag may mga namimita ko mga artista, eh nadidinig yung mga off the air na ano na usapan, nalalaman ko tuloy kung ano ugali talaga ng ibang artista. Di ba ho? Kasi yung ugali naman hindi naman talaga matatago yan eh. Kung ano ka talaga, makikita talaga eh, in the long run. Makikita talaga. Well, sa mga ano naman, syempre pagka nagsushooting ka or nagtitaping ka, syempre ang dami-daming mong nakakasamang mga artista. At hindi naman lahat ng araw masaya. Alam mo yun, may mga araw na mainit ang ulo. Oo. May mga, basically, lalo na kapag wala ng tulog, sobra ng pagod, ganun. Pero may mga artista na kahit na hindi natutulog at pagod eh, hindi mo rin makikitaan ang masamang ugali. Masamang reaction, oo, ganun pa rin. Kasi basically, pag inisip mo na talagang, eh, trabaho yan, at binabayaran ka. So, wala kang karapatang magmasama ng mukha. Dahil I'm sure yung binabayad naman sa'yo, eh, higit na mas malaki kaysa binabayad sa staff, di ba? Yes. So, dapat lang na maging professional ka. Kasi trabaho yan. Pero buti ho, walang napipikon sa inyo mga artista pag nagtaanlagaan ano kayo na napipikon ka, walang napipikon ho kapag umaarte kayo o kahit hindi na umaarte. No, hindi ganun kasi ano yun, mga eksena. Oho. That's basically eksena lang yun. So wala naman yun. Minsan ho ba hindi niyo nagagamit yung pagtingin niyo, let's say yung parang ang tingin niyo minsan kasi parang nalalait kayo eh. Minsan ho ba hindi nyo nagagamit yun na not aware kayo na nagagamit yung minsan, nagagamit yung parin yung role hindi, na yun? It's not more of nanalait. Hindi sa ganun. Mm-hmm. Kaya lang minsan pag meron akong hindi nagustuhan, minsan naman pag nagagalit naman ako nasa lugar naman. Ah, nasa lugar lang. Siyempre, lahat naman tayo, di ba? Minsan pagka merong hindi tama sa mga bagay-bagay, pero hindi naman yung basta kanilang nalad. Not in the position ng manglalait ka, no. Hindi naman. Ganun. Isa pa sa magaling na kontrabida, itong si Gladys Reyes. Ay, oo naman. Oo. Talagang bata pa lang, kontrabida. Kaya nga, tingin pa lang, eh, talagang lako, napaka ano na talaga, sutilang dating, titignan ka pa lang. Pero bukas ho, siya ho ang guest ko. Oo, mabait yun. Oo, napakabait. At alam ko, nasa UNTV ba siya or ano? Oo, nasa UNTV siya. Oo. UNTV ba yung ano niya? Hindi ko alam eh. Net 25. Ay, Net 25. Net 25, hindi UNTV. Iglesia. Iglesia ni Cristo pangalan si Gladys Reyes. Iglesia siya eh. Oo. Eh, kayo, Miss Minnie, ano ba kayo? Anong religion niyo ho ba ngayon? Ah, non-denominational kami. I go to CCF, Christ. CCF, Christ Commission Fellowship. Ah,
Parang hindi ko masyadong nadinig dito yan. Mukhang wala rito yata sa San Diego niya lang. Nadidinig ko yung... Alam ko meron kami sa San Francisco. Alam ko meron kami dyan eh. Ah, meron ho. Pero... CCF, tignan mo yung website ng CCF kung gaano kalaki yung church namin, sobra. Talagang malaki. Sobrang laki sa may... Sobrang laki sa ano, sa may Tiendecitas, sa C5. You look at our website and see. Oho. Pero ano ho yan? Hello, Miss Minnie. Nadidinig niyo pa ho ako? Yes, I'm... Yes, so on here. Oho. Miss Minnie, may mga role pa ba ho kayong hindi nagagampanan? Oo, luka-luka. Ang luka-luka ho. Buti ho. Luka-luka. Buti ho, ano, hindi, ano pa hong mga role? Bakit ho luka-luka? Ang hindi ko pa nagagampanan. Oo. Bakit ho gustong-gusto niyo magampanan ng isang luka-luka na role? Hindi ko sinabing gustong-gusto ko kasi tinanong mo kung ano pa yung mga hindi ko nagagawa. Ah, yes. Pero I mean, ano yung gustong-gusto niyong gampanan pa na role? O baligtad rin natin yung question. Kontrabida. Yun. At pero nung ano ha, nung yung last ko na MMK, maalaala mo kaya? Ano yun ha? Mother yun. Mother na mother. Mother na mother ho ang ano nyo ro. Ay, mabait? Oo, mabait. Pero ano, may favoritism siya dun sa mga anak niya. Pero nung... Sabi nga nila, iba-ibang reaction yun eh, yung nanag-ganun ako. Iba-ibang reaction kasi, ano yun, may mga crying scenes. Iba-ibang reaction ng mga tao. May mga nagsasabi na, Minnie, ang ganda, ang ganda na role mo, ang galing. Kasi, kumbaga, hindi ikaw yung nakita ng tao, kundi yung character talaga. Yung character. Abe, sabi niya, ang galing mo talaga. Parang, kumbaga, nagagawa mo pala yung ganun, kaseryosong role. Yung iba naman... Nakuha mo nga kung ang tatanggap ng ganyan, di bagay sa'yo, mga ganun. Pero sa mga eksena ho, ma'am, meron na kayong nasampal na ano, ka-eksena. Kagaya ho ni Gladys Reyes, gustong-gusto daw niyang sampalin si Nora Honor at saka si Maricel Soriano. Alam mo, ako ang laging sinasampal. Ako ang laging sinasampal. Oo. Sinampal na ako ni Jean Garcia, sinampal na ako ni Dina Bonnevie. Oh. Kasi nga... Asa social lang mga nananampal sa inyo. Oo, sinasampal nila ako. Oo, kasi nga yung kontrabida kaaway. Ganun. Oo nga, ganun nga ako. Pero hindi naman ano yan, okay naman yan sa, ano nyo, sa religion ninyo. Ho? Wala namang pinagbabawal. Oh, wala naman. Kasi ano lang eh, basically trabaho lang naman yun. Mm-hmm. Ang importante eh kung ano talaga ang nasa puso mo at paano kang nabubuhay sa araw-araw. Mm-hmm. Paano kang makasalimuha sa kapwa, ganun. Mm-hmm. Miss Minnie Aguilar, napanood ko rin kayo nung doon sa moments. Kumanta din kayo roon. Bakit magaling kayo kumanta? Ay nako, kung sineryoso ko siguro ang pagkanta. Kaso nilalaro-laro ko ang pagkanta. Ano lang yun eh, parang naging hilig ko lang kumanta, bili-bili lang mga minus one, gano'n. Nasa tono naman. Oo, nasa tono nga. Nagtataka nga ako, baka magaling pala kumanta to, sabi kong gano'n. Mahilig lang talaga. Ah, mahilig lang talaga. Sana lang. Ha? Mahilig lang talaga. Pero mahilig kayo nanalo sa ano ah, sa Singing Bee ah. Sa Singing Bee, nervous ako talaga kasi nervous ako kasi talagang kahit na wala sa tono, basta talaga yung word masabi mo, kailangan hindi magbalibaligtad eh. Oo nga, tinalo niyo pa ibang singer doon. Oo, tiyempuhan yun eh. Yung kay Dulce, ang galing-galing na niya, lahat pa ng madali napunta sa kanya. Siya ba nanalo nung naglaban na kayo? Oo, yung kaming dalawa, oo.
Alam ko talaga wala na akong panalo kay Dulce, alam ko. Tapos yun, sabi ng asawa niya sa akin, sabi ng asawa niya sa akin, Mimi, huwag ka magagalit ha, pero hindi ka mananalo sa asawa ko kasi yung asawa ko pag may mga concert, nasa likod din na nagdidikta ng lyrics sa mga senior pag nakakalimutan. Hindi kinabahan na kayo. Sabi ko, di, bakit pa ako lalaban? Di, uuwi na lang ako. Oh, ay, nagtaray kayo. Ko. Nagtaray lang kayo, lo. Hindi naman, sabi ko lang, di, uuwi na lang ako. Eh, pero syempre naman, icon naman si Miss Dulce. Yes, oo, oh, napaka-icon. Napaka-deserving naman niya. Kahit sabihin mong manalo siya, okay lang yun. Kasi ang mahirap doon, matalo siya. Ayun ang mahirap. Singer ka, pagkatapos tatalo ka pa sa isang mini Aguilar. Diba? Mas malaking ano yun, sampal yun. Oo, tsaka siya, 40 niya talaga yun. Singer talaga siya. Kaya okay lang. Pero nagkakaroon ba kayo ng mga shows? Nagsimula na umahandle na ba kayo ng show na kumakanta kayo? Yung mga ganon. Wala pa palaging grupo, ganon. Palaging kasama ako ng mga heartthrobs, mga ganyan, mga love team, ganon. Hindi kayo naging stand-up comedian, parang ganon? Oo, nagaganon din ako. Kaya lang parang hindi ko yata masyado nabigyan ng pansin yung ganon. Ay, hindi niyo masyado nabigyan ng pansin? Parang hindi ako masyado naging interesado. Parang naging interesado ako magkaroon ng mga teleserye. Sa pag-acting talaga, hindi mga stand-up comedian ang... Parang ganon, oo. Pag-arte talaga. Kasi para sa akin, talagang television is the best medium eh. Yes. Mm-mm. Ano naman ang feeling kapag maraming mga fans na dumadating sa inyo pagkatapos nagpapa-autograph po sa inyo? Masaya naman. Kaya alam, minsan syempre pagka wala ka rin sa mood, pagpagod ka, wala ka rin namang magawa. Diba? Kasi ano yun eh, pag artista ka, public property ka. Hindi ka pwedeng mataray sa mall, hindi ka pwedeng ano. Mm-mm. Alam mo yun, you know what I mean? So, you just have to be pleasant to everyone. Kasi nakikita ka nila sa TV eh. Yes. They look up to you eh. Nakikita ka nila. So, yun lang yung pinakamagandang maiiwan mo sa kanila na kapag ka nakikita ka nila sa TV. Oy, mabait yan. Oy, nakangiti yan. Oy, pinansin kami niya. Pero wala akong kumurot sa inyo. Kahit na minsan. Ay, marami nung ano, oo. Meron? Parang yung hinahampas ka, gano'n. Ah, talaga? Kasi usually ang mga tao, kapag nakakasilubong kanila, ang alam nila, kilala mo sila eh. Alam mo yun? Diba, pag nakikita mo yung tao sa TV, di lagi mo siya napapanood, diba? Tapos, pag nakita mo siya in person, iniisip mo, kilala ka rin niya. Oo. Ganon eh. So, uy, gaganon eh. Uy, tatampasin ka sa braso. Uy, kumusta? Ganon. Parang very, very familiar. Pero sinashowbiz nyo rin sila. Ay, mabuti naman. Huwag ikaw, kamusta na? Ganon na ang dating. Oo, syempre, kakausapin mo sila. Kung ano yung tono nila, kakausapin mo sila. Kasi ang pangit, kasi minsan narinig ko na, uy, huwag natin panoorin yan kasi sama na ugali ng artista. Ganun. Huwag natin panoorin yan. Kala mo kung sino. Hindi naman sikat. Ano? Gumingiti lang kayo? Pag nadidinigin. Hindi, no. I mean, kaya dapat ang artista, mas ano, very ano, because they owe it to the public eh. Sino manonood sa'yo kung suplada ka sa personal? Kaya, diba? Sabi ko nga sa'yo, narinig ko kasi yung mga ibang tao na, halimbawa sabi nila, uy, alam mo yung artista yan, ang sama na ugali, yung artista yan, alam mo, nagpunta yan dito, napaka-ano, parang ayaw namin sa kanya, ganun. Hindi na kami manonood ng pelikula niya, hindi kami manonood ng teleserye niya, ganun. Pangit yun. Kasi you owe it to the public, eh. Oh. Pero na-experience niyo na yung kinurot kayo. Hindi naman kinurot. Yung mga hinahampas ka. Hinahampas lang. Pero never kayong napikon. Let's say, kung hinampas man kayo.
Lloyds, yung hampas naman yun. Uy, ano, kumusta ka na? Ah, parang hinampas na ako sa braso. Ganun. Ah, ganun lang pala. Mahirap mapikon. Hindi ka pwedeng mapikon sa mga ganyan. Ganun pala ho. Pero talagang, hello, Miss Minnie? Yes, I'm here. Yes, oo. Pero, wala ko kayong balak talagang mga mag-show, I mean, sa mga, let's say, kung dito sa mga ibang bansa, mga ganon. No, sure nga kami, di ba? Sinabi ko nga sa'yo, last year, I was with Kim Chu and Cian Lim sa Canada, sa Toronto. Nagtutour kami. Tapos ito nga, I have a upcoming tour with Danielle Padilla and Catherine Bernardo. Meron kami Europe. Ano eh, stand-up comedian ang dating nyo, ho? Hindi naman. Yes, I do sing, I do comedy, yes. Oh. Ah, stand-up comedian pa rin. Ganun. Kamusta naman ho ang response ng mga tao sa inyo? Okay naman, masaya. Mm-hmm. Masaya. Mm-hmm. Kasi nagugulat nga lang sila, sabi, kumakanta ka pala. Nagugulat sila. Kaya ano. Pero wala ho pa kayo nare-record na songs. Ah, wala pa. Kasi nga hindi naman 'yan ng ano, kumbaga it's a parang libangan ganun. Parang it's one of the things that I can do, but it's not basically the best that I can do. Yun. Yes, oho. So, ano mapapayo niyo sa mga taong gustong maging kagaya ni Miss Minnie Aguilar na gustong pumasok sa showbiz? Naku, ang showbiz. Alam mo, OG, sa panahon ngayon, napakaraming gusto mag-artista. You will be surprised and amazed how many people really wanna enter the world of show business. Kasi ang nakikita nila, yung ano eh, finished product, the glamour and the glitz, nakikita nila yun lang sa TV. Pero, number one, ang pag-artista, kailangan talaga ay perseverance yan. That's hard work. Yung nakikita ninyo sa TV, yun ay pinagpagura na finished product. So, kailangan masipag ka, kailangan you work hard, kailangan may patience ka. Kasi ang artista does a lot of waiting. Sa taping, magdamag kayo dyan, alam mo yun? So, but, if it's really in your heart and you're really very passionate about entering show business, then why not? Kung talagang yun ang nasa puso mo, gustong-gusto mong gawin, at alam mo na magaling ka sa gagawin mo, then go for it. Pero kung nakikita mo lang na, ay, gusto ko lang maging maganda or something, o ganun, I don't think na tatagal. Kasi kung hindi mo mahal, hindi mo gagawin. Kasi it really takes a lot of hard work. Sa lahat naman gusto mag-artista, hindi po ganun kadali. Mm-hmm. At saka ang pinaglalabanan po dyan yung gano'ng katatagal sa industriya. Yes. At saka very fortunate ito si Miss Minnie Aguilar at parati siyang nagkakaroon ng mga, ano, diba, ng mga roles, mga trabaho, lalo na sa ABS-CBN. Ano ho bang lihim ni Miss Minnie Aguilar at parati nagkakaroon ng mga assignment ho sa ABS-CBN? Ay nako, very, very fortunate ako kasi blessed naman ako kasi alam mo, naniniwala kasi ako na ang isang artista has to be talented. Talagang kailangan yan. But more than that is the working attitude, no? Pag mag-aang kang katrabaho, kukunin ka talaga nila. Ah, ganun mo pala. You know what I mean? Yes, when you're professional, you come on time, you know your craft, then mag-aan ka. Oo. Then hindi ka pabigat sa production, then you're good. Mm-mm. But even if you're very good, but if you're late, you don't know your script and everything, pag ganon, hindi ganon. Uh-huh. So, ibig sabihin, I mean? Talaga yung mga script ho talaga, minememorya ho talaga ng mga artista ho talaga yan, ano? Hindi mga artista. Oh, yes. Kailangan talaga. Very good ang memory mo. Uh-huh. Paano kung mahina ang memory ng isang tao? Paano na mangyayari doon? Let's say, kung isang bida. Oo, mahirap yata mag-artista kapag mahina ang memorya mo. Ah, ganun. Kaya pala may mga artista rin na talagang
minsan kukonti na lang ang dialogue dahil kukonti lang kasi ang namememorya nila. Was may ibang mga kontrabida na magagaling pero hindi na sila nabibigyan ng role, hindi na namin sila napapanood. Dahil siguro nga may attitude problem. Isa ho yun. Oo. Oo. Pinakamahirap yan. Pinakamahirap na problema ng artista. Kapag nagkaroon ka ng attitude problem, mahirap talaga. Talo ka. So, kailangan maayos kang katrabaho. Yun lang naman yun eh. Wala nang iba. Oo. Miss Minnie Aguilar, may nag-texto rito. Yes. Ang sabi, pwede nyo ba hukantayin yung kinanta nyo sa Moments? Kahit two lines lang. Ay, nako. Sa ganitong oras. Huwag mo nakikita kang tayo. Kasi ang dami ko pang, ito ang dami ko pang trabaho. Nag-iingin sa akin. Okay. Total, maraming salamat po sa pagbibigay ng oras sa amin dito, Miss Minnie Aguilar. At sana po, huwag kayong madadala sa akin. Ako po si OG Cruz. Hindi pa tayo magka-Facebook dahil masyado nang nasa maximum numbers na ho ng Facebook friends ninyong nandoon. Kaya hindi makapag-up. Oo nga eh. Yeah, sana eh makita namin kayo rito sa San Diego, California nag-show. Oo nga, hindi lang ako. Sa SeaWorld lang kami nagpunta dyan eh. But, you know, hindi ko pa na-experience San Diego. I always go to the Bay Area sa San Francisco kasi kinanjan ang family ko eh. Ah, mga cousins ko, mga auntie ko, uncle. Ano na ba kayo? Immigrant na ba kayo or hindi naman? No, hindi naman. Palagi lang ako nagpupunta. Ah, lagi lang ho kayo nagpupunta. Okay. Last few words para sa mga kaibigan natin dito sa Pinoy sa Amerika at pati na rin sa mga Pinoy natin dito sa Pilipinas at around the world kasi nasa internet ho tayo. Okay. Masayang-masaya ako. Nandito ako, kasama kausap ko si Ochi. Yes. At saka, bigla kang na-miss ang Amerika. Bigla kong na-miss ang lamig ng sinunang hangin. Anong pagkain ho na-miss ninyo? Ha? Anong pagkain? Ay, syempre, yung ice cream sa Costco. Membro ba kayo ng Costco? Gusto ko yun, yung nilalagay sa chocolate na parang vanilla, no? Oo. Gusto ko yun, na may almonds. Aha. Siyempre, ano pa ba, nami-miss ko dyan sa Amerika yung ano, yung ang buffet nila, pero ang sinaserve lang, soup plantation. Mm-hmm. Yan ang nami-miss ko. The soup plantation, the sweet tomato. Yan ang mga nami-miss ko sa Amerika. Aha. Nami-miss ko ang Ross. Yung mga hamburger na malalaki, hindi nyo ba nami-miss? Di ako masyado kasi sa ano eh, sa... Pero pag binibigyan ako, sige, kain lang naman ako ng kain. Oh. Ano pang, nakakain ako ng masarap na hamburger dyan, yung Nation? Ay, hindi ko pa natikman yon, yung Nation. Parang hindi ko yata nadidinig yon. Oo, natikman ko yun eh. Madaling araw. Ah, madaling araw. Kasi meron dito yung mga ins and outs dito sa San Diego, yung mga ganun. Oo nga, in and out. Pero hindi ko siya masyadong gusto. Ah, hindi niyo gusto. At saka hindi naman kayo masyadong mahilig kumain ho, ano? Anong hindi? Wala kasi ng pwede kumain. Ay, naku, bigla ko tuloy na-miss ang Amerika. Sa totoo lang, I really love going to America. Oha, sana ho, ma-meet namin kayo rito minsan at pagpunta nyo rito, ma-meet namin kayo in person dito sa Radyo Pilipino America dito para sa studio rito sa National City. Oo nga, why not? Yes. Kayaan mo. Mm-hmm. I will viber you. Yes. Kapag pupunta ko dyan. Yes, oo, para at least naman ma-meet naman natin kayo. Oho, yung mga ibang shows ninyo, pakisabi ho sa mga listeners natin, abangan. Oo, meron kami pero medyo malayo pa. On New Year, I think, we will be in Dubai with, hindi ko lang pwede na mag-plug eh. Pero dalating po kami dyan, and Rome and Milan, kasama ko ang mga hot stars. Aha, mga hot. Tapos, ano pa ba? Watch out for a movie and meron yata movie and a soap opera coming up. So
Yes. Masaya. Masaya ho. Okay. Maraming salamat po, Miss Minnie Aguilar. Sa pagbibigay niyo ng time. Oo nga. Ginising. Alam mo, ginising mo talaga ako. Talagang kanina pagod na ako. Yeah. Ginising mo talaga ako. Thank you. Thank you, Audrey. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng nakinig ng Radyo Pilipinas. At ayan, good morning, America. Yes, and good evening naman, Philippines. Maraming salamat right. po, Miss Aguilar. Okay, Ms. you're Minnie. Welcome. Okay, you're bye-bye. Welcome. Okay. Yes, yan po si Miss Minnie Aguilar na napakinggan natin ngayon. Aha, kaya maraming salamat po sa kanya at pagbibigay ng time sa atin. At nakausap po natin siya ng one-on-one interview. Yes! Alam mo si Miss Minnie Aguilar, napakagaling niya. Pero hindi ko pa namimit niya si Miss Minnie Aguilar. Siguro, ano eh, sa dami kasi ng artista eh, kaya hindi ko rin namimit yan. Pero isa yan sa mga artista na talagang ang galing-galing umarte, na tilang pag nakita ko na yan, naku, mabubus ka na naman yan. Yan ang role niya parate. Yung parang tipo bang sasampalin mo talaga siya. Ganon, ganon ang, ano, ang dating ni Miss Minnie Aguilar. Kung napapanood niyo ho siya, at I'm sure, alam niyo ho ang mga eksenang ginagawa niya sa mga teleserye, sa mga movies. Yan ho ang mga, yan sa mga, isa sa mga talento ni Miss Minnie Aguilar. Kaya naman, maraming maraming salamat po sa kanya, at napagbigyan niya kami rito para ma-interview namin siya. Nung una, talagang parang inaantok na siya magsalita ng, at least na break in ko yung ano niya, yung pagkaantok niya, pagkapagod din niya. Ayun, nakausap natin at tumatawa na siya habang kausap natin siya. Maraming maraming salamat po, Miss Minnie Aguilar. Yes. And then tomorrow ho, huwag niyong kalilimutan. Siyempre, isa rin sa mga pinakamagaling na kontrabida na makakausap natin tomorrow ay walang iba ho ay si Gladys Reyes. Abangan ho natin, at nag-confirm na ho si Gladys Reyes sa atin na para makausap natin siya ng one-on-one interview. Si Miss Gladys Reyes. Pagkatapos naman ho, sa Wednesday naman, ang magiging ka-one-on-one interview natin, walang iba kundi si Beverly Salviejo. Ito naman yung malditang komedyante na nang bubus ka din. Oho. Kaya abangan po ninyo yan. And then sa Webes, isang sikat na singer naman ang magiging guest natin. Walang iba, si Jonathan Buencamino siya ang magiging guest natin sa Thursday. And then ang Friday, nako, ang Friday, isa sa mga super singer din to, walang iba kundi si Miss Pops Fernandez ang magiging guest natin on Friday. Kumpleto na ho tayo ngayon sa mga guesting natin celebrities. Maraming salamat ho sa mga celebrities na nagiging guest ho natin dito, na nagtitiwala sa akin, na magpa-interview sa akin dito, di ba ho? Kaya natutuwa naman ako, at pinagbibigyan nila ako ang aming invitation sa kanila para ma-guest sila rito. Ito kasi yung format ng show natin, yung one-on-one interview sa mga artista. Kaya maraming salamat po. At maraming salamat din sa mga nakausap na dati. Nang dati natin nang nakausap, kagaya ni Paco Aris Pacuchaga, si Miss Lirio Vital, si Charis Pempenko. Yes! Si Charis din. Na kailan lang ay nagkaroon ng live streaming sa US stream. Talagang nasa private ano lang siya, nasa isang private room lang siya sa Las Vegas. Talagang nag-streaming siya roon para kausapin ang kanya mga fans. At the same time, nilagay ko nga ang streaming niya, yung link sa Facebook ng Radyo Pilipino America at saka Pinoy Newsmakers. Talagang sinagot niya yung mga iba't ibang question doon. Kasama niya siyempre yung kanyang one and only na mahal, siyempre. Nasa isang kwarto lang sila habang may live streaming. Nakita ko nga more than 1,000 something ang viewers. First time lang yata ang ginawa ni Cherish noon. Kaya sabi ko,
isa palang paraan yon para sa mga artista para makipag-communicate sa kanilang mga tagahanga na hindi kailangan nasa isang radio station ka o kaya nasa isang TV ka. Ano na, high-tech na talaga ngayon eh. Kahit sa US screen, pwede mo nang makipag-communicate sa mga fans mo. Basta sasabihin mo lang sa kanya kung ano yung ano, kung ano yung oras at saka link. Inaabangan. Grabe nga eh. Mga more than 1,000. Kaya lang, hindi ko na rin masyado nakausap si Charis noon dahil masyado na kasing madaling araw din dito sa amin noon, nung time na yon na nasa live streaming siya. Pero isa rin yung host si Charis na naging guest namin dito, nagsalita rin, nakausap ko rin ng one-on-one interview. Si Florante ho, maraming salamat din kay Florante. Si Eva Eugenio. Oo. We're still waiting for Claire De La Puente para at least makausap din namin siya. Aha. Sino pa ba yung mga nakausap namin? Lalo na yung mga si Jam Morales, mga nandito. Si Jam Morales din, nakausap na rin namin. Si Direk Wenderamas, nakausap din natin dito. Maraming salamat po. Marami nagtitiwala dito sa show natin. At the same time, maraming salamat sa Astig Radio at naka-simulcast tayo ngayon sa tune-in ng Astig Radio Pilipinas. Teka, Astig Radio Pilipinas ba yun? Jadel, nalimutan ko. Hindi ko matandaan. Aha. So magpatugtog muna tayo. Let's say mga ang Apo Hiking Society pala si Buboy Garavillo na interview rin pala natin dito. Magpatugtog muna tayo ng isang Apo Hiking Society para ho sa inyong lahat 'to pagkatapos ng ating one-on-one interview kay Miss Minnie Aguilar. Ito po ang Apo Hiking Society. Just get into your own little space. We're gonna start here with a kick. Ang Apo Hiking Society. Bata ka pa at marami ka pang kailangan malaman at intindihin sa mundo. Yan ang totoo. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang. At akala mo na alam mo na ang lahat na kailangan mong malaman. Buhay ay di ganyan. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na ikaw ay isang musmus lang na wala pang alam. Makinig ka na lang. Makinig ka na lang. Thank you.
kinalalagyan. Alam ko na may karapatan ang bawat nilalang, kahit bata pa man, kahit bata pa man. Nais ko sanang malaman ang mali sa katotohanan, sariling pagkaranas ang aking mamamagitan. Imulat ang isipan sa mga kulay ng buhay, maging tunay na malaya sa katangi-tanging bata. Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo. Nais ko sanang malaman ang mali sa katotohanan. Batang-bata ka lang at akala mo na, na alam mo na ang lahat na kailangan mong malaman. Sariling pagraranas ang aking pamamagitan. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang munting malayas. Lahat sa eskwela, nagsama-samang 12, sa kalokohan at sa tuksuhan, hindi maawat sa isa't isa. Madalas ang sambay sa cafeteria, isang barkada na kaysaya, laging may hawak-hawak na gitara, konting budyok lamang kakanta na. Kay simple lamang ng buhay nun, walang mabibigat na suliranin. Problema lamang lagi kulang ang datong, sana nga punta ang panahon. Sana nga ba, sana nga ba, sana nga punta ang panahon. Sana nga ba, sana nga ba, sana napunta ang panahon. Sa unang ligaw kayo'y magkasama, magkasabwat sa pambobola. Walang sikreto kayong tinatago, o kay sarap ng samahang barkada. Nagkawatakan na sa koleyo, kanya-kanya na ang lakaran. Kahit minsan na lang kung magkita, magkakaibigay hindi nawala. At kung saan na napadpad ang ilan, sa dating eskwela meron din na iwan. Meron pang ang mga ilang nawala na lang, nakakamis ang dating sama. Sana nga ba, sana nga ba, sana nga bang barkada ngayon. Sana nga ba, sana nga ba, sana nga bang barkada ngayon. Upang umaman at guminhawang kinabukasan. Paminsan-minsan kami nagkikita, mga naiwan at natira. At gaya nung araw namin sa eskwela, pag magkasama ay nagwawala. Napakahirap maliwala
saya ng aming samahan. Kahit lumipas na ang ilang taon, magkabarkada pa rin ngayon. Magkaibigan, magkaibigan, magkaibigan pa rin. Balik pa rin tayo rito sa ating Showbiz Watcher with OG Cruz. Batiin muna natin yung mga nakikinig sa atin at maraming salamat again sa Astig Radio Pilipinas under TuneIn at nadidinig tayo ngayon, naka-simulcast tayo sa Astig Radio Pilipinas. Thank you very much, Judel. At is nadidinig kami sa TuneIn ngayon. Sabi nga niya, medyo paputol-putol yung ano natin, ang video natin, lalo na kung mahina talaga yung mga internet, medyo mapuputol-putol tayo rito. Unlike here dito sa mga internet sa Amerika, medyo malalakas, kaya sa computer ah. Pero kung sa mga sa mga telepono gagamitin, mukhang mas mapaborable na gamitin ang TuneIn. So, nadidinig po tayo sa Astig Radio Pilipinas. Maraming salamat po sa Astig Radio Pilipinas, especially kay Judel Astig, at nadidinig tayo ngayon doon. Yes, thank you very much. Yan din ang problema ng Radyo Pilipino America dyan sa San Diego. Yung mga nag-text sa atin dito, sa dami kasi. Nagsalita rin dito si June Tugonan, Javier. Ang sabi niya, si Alexandra De Rossi, hanip yan sa kontrabida, Kuya OG, tulad ni Miss Osang Rosana Roses. Magaling din daw si Rosana Roses at saka si Alexandra De Rossi. Yes, magagalingan talaga, lalo na si Rosana Roses. Talagang magaling yan. Nakika-Facebook ko nga yan eh. Grabe rin yan si Rosana. Matapang talaga magsalita yan, lalo na sa Facebook. Diba? Ganun naman talaga ang nangyayari. Okay, batiin muna natin yung mga nakikinig nga sa atin ngayon. Batiin muna natin yung mga nandito ngayon. Nakikinig pa rin kaya si DJ Charlie Lawson ng Bangis FM. Si Margie Pumera. Nakikinig din si Margie Pumera ng Radio Pilipino Talk ng Switzerland ba? Yes, Margie Pumera. Switzerland yata. Si Marlon Dison. Ito yung Under Pinoy Entertainment Newsmakers. Batiin muna natin sila. Sino pa ba yung mga... Si Nitseya, yes, ng Radio Filipino Tokyo. Si Eric Diao ng Radio Filipino rin. Mga kasamahan natin sa Radio Filipino. Okay? Sino pa ba? Si Alice, si Ate Alice Uson ng Radio Filipino USA. Mga kasamahan din natin yan sa Radio Filipino USA. Si Odie Palma, I think isa tong isang singer to. Mamaya patutugtugin natin ang kanyang kanta. Si Odie Palma, sino pa ba? Si Nitseya Aris Go, si Annabelle Suzuki, si Kuya Jerry Santos ng Jerry Radio, si Sandro Orbistondo. Mga nakikinig sa atin ngayon yan. Check pa natin kung ano pa yung mga... Ito sa page naman ng Radio Filipino America. Saan ba yung Radio Filipino America naman?
Aha. Aha. Teka. Na iba. Sino ba yung mga nandito? Yes, si Merly Pama, Ruth Miranda, Annabelle Suzuki, Charlie Loso, Felipa Backner, Nitsea, si Miss Lisa Javier ng Radio Filipino Tokyo. Ay, hindi, ng Osaka pala, Osaka. Si Edward Pineda, si Sandro Orbistondo, si Odi Palma, Rene Wario Nabistero. Okay? Nabisteros. Mm-hmm. Yes, meron palang ano rito, isa sa mga babasahin namin na sabi ko ibabalita ko to. Si Miss Ruth Miranda. Teka, napakahaba nung binigay niya sa akin dito eh. Okay. Para daw to sa press release ng commission sa wikang Pilipino. Agosto 19, tripling pagdiriwang para sa KWF, tripling pagdiriwang na inihanda ng commission ng wikang Pilipino o ang KWF para sa Agosto 19 ngayong taon. Bukod sa pagdiriwang ng ika-136 kaarawan ni dating Pangulong Manuel L. Quezon University, ang ama ng wikang pambansa, ipagdiriwang din ng tanggapan ang ika-23 anibersaryo ng pagkatatag nito. Itinatag noong 14 Agosto 1991 ang KWF sa bisa ng Batas Republika bilang 7104 sa loob ng 23 taong pag-iral. Nagkaroon ng mahalagang bahagi ang ahensya sa pagbuo at paghubog ng pambansang wika. Isasagawa din sa Agosto 19 ang KWF Araw ng Mga Gawad upang parangalan ang mga nagwagi sa Gawad Dangal. Gawad Dangal ng wikang Pilipino, Gawad KWF sa Sanaysaya at Ulirang Guro sa Pilipino. Itatampok sa Gawad Dangal ng wikang Pilipino ang mga individual at organisasyong may mahalagang kontribusyon sa pagsulong at pagpapaunlad ng wikang Pilipino. Ipakikilala sa madla ang mga nagwagi para sa Gawad KWF sa Sanaysay tungkol sa kahalagahan ng wika sa prosesong pangkapayapaan. Ikakaloob din ang medalyon ng pagkilala sa mga nagwaging ulirang guro sa Pilipino, ang pinakabagong gawad ng KWF para sa mga natatanging guro na nagsusulong ng pananaliksik at pagtuturo ng wika at kulturang Pilipino. Magsisilbing pagdiriwang ang tagumpay ng wika, ang KWF Araw ng Gawad. Okay? Yan po, isa sa mga, ano yan, sa mga press release ni Miss Ruth Miranda. Mm-mm. Na isang teacher yata ng Philippine University of the Philippines, PUP. Mm-hmm. Polytechnics University of the Philippines pala. Mm-hmm. Naalala ko tuloy yung mga kasamahan ko dyan sa Arellano High School, lalo na yung mga Filipino department na kaibigan natin dyan. Naalala ko tuloy sila. At saka yung mga kasamahan ko rin sa pasado, sa pampili ko lang samahan ng mga dalugguro sa iba't ibang universidad na hanggang ngayon nandiyan pa rin yung pasado, nagbibigay pa rin ng mga award para sa mga best films. Hanggang ngayon nagbibigay pa rin sila eh. Although ako hindi na kasali kasi nandito na ako sa Amerika, hindi na ako active. Hanggang ngayon nagbibigay pa rin sila ng mga award sa mga pelikulang pwedeng ipanood sa mga bata. At saka yung mga excuse me po, yung mga best actor, best actress, nagbibigay rin sila.
ito rin yung parang counterpart ng Tanglaw, Gawad Tanglaw, mga professors din niya ng iba't ibang universidad. Total, binabati ko na rin yung mga ibang kasamahan din natin dyan, ang mga teachers sa Central Colleges of the Philippines. Maraming salamat po sa pakikinig. And also, dyan sa Nabotas, yung San Jose Academy. Yes. Maraming salamat po sa pakikinig. Batiin din natin yung mga nag-click sa atin, si Rose El San Pedro, Rose El San Pedro, Daryl Joyce X Ducite, Odi Palma, sino pa yon? Emeline Apurake Crisostomel, si Tita Marilu Samako, si ang ating kaibigan dyan sa San Francisco, California, si Aris Go, Conrado Gibara, si Margie Pumera, si Conrado, ayan, Bill Manions yan. Si Margie Pumera, isang broadcaster, Prince Ken Nicolanskison, si Lisa Javier, si Mr. DK Valdez, naku, kailangan yata patugtugin natin si DK Valdez. Si Joss Andowit, si Tita Elma Agbayani Flores, hello Tita. Si Mansky Soriano, si Edbert Gabriel, Annabelle Suzuki, Jun Togonan Javier, G. Lagak Agustin, si ano pa to, si Resty Ronquillo, si Jet Carretero, Alice Uson, sino pa ba? Teka, naputol, hindi nakuha lahat. Teka nga. Baka mamaya hindi tayo meron tayong hindi mabanggit. Si Merle Pama, si Alice Uson, yes, maraming salamat po. Si Ate G. Lagak Agustin, aha, nag-like din. Kahapon ho kasi nandun kami sa ano, sa SummerSlam 2014 ng WWE. Yes. At na siguro yung pala malapit lang pala sa area namin itong si ano yung mga magulang ni Roman Reigns. Kaya inaayos ko po na sana makakausap natin si Roman Reigns. Alam kong isa yan sa mga sikat na wrestler ng WWE, si Roman Reigns. Kaya abangan po natin yan. Maraming salamat po. Ano pa ba yung meron pang nag-ano rito, si Odi Palma. Saan ba yung ano niya? Patutugin muna nga natin yung kanta ni Odi Palma. Ano ba yung kanta ni Odi Palma rito? Isa rin to sa mga singer. Teka, patutugin nga natin to. Yung Dito sa Puso Ko by Odi Palma. Medyo nahihirapan ako magsalita ngayon. Parang napagod ako sa interview natin. Ito po si Odi Palma. Palma, Dito sa Puso Ko. Sa tambahin
ikaw lamang. At ngayon, ika'y aking sa puso. Ay, nako, yes, yan pala yung ano, yung kanta ni Odie Palma, na isa sa mga singer din, bagong singer yata yan sa Pilipinas. Uh-huh. Yeah. Nasaan ba yung meron tayong balita rito about yung nasaan na ba yung nawala rito? Nawala. Nawala yung balita natin dito. Aha. Teka, magpatugtog muna tayo bago hanapin natin yung balita tungkol dun sa ano, yung kakulangan ng tubig. Mukhang malaking problema yon na magkakaroon ng kakulangan sa tubig sa 2015 pa naman. Basahin natin yung pinaka ano niya, balita niya. Pero bago yan, patutugin muna natin yung isa sa mga magagandang song ni DK Valdez. Saan ba yung song ni DK Valdez dito?
patutugin natin to. Tatanggapin pa ba kita? By D.K. Valdez. Pagbibigyan ka bang huli? Tatanggapin pa ba kita? Ang puso ko'y nasaktan na. Pagmamahal na inalay ko'y pinalewala. Sa puso ko'y mahal ka pa, ngunit ako'y nagpapaalam na. Kahit mahal na mahal kita, balik ko lang ang nakaraan, pipigilan ko ang orasan kung saan ikaw at ako ay kaysaya. Tatanggapin pa ba kita? Ang puso ko'y nasaktan na. Pagmamahal na inalay ko'y binalewala. Sa puso ko'y mahal ka pa, ngunit ako'y nagpapaalam na. Kahit mahal na mahal kita, tatanggapin pa ba kita? Puso ko'y nasaktan na. Pagmamahal na inalay ko'y binalewala. Sa puso ko'y mahal ka pa, ngunit ako'y nagpapaalam na. Kahit mahal na mahal kita, paalam na mahal man. Pagmamahal na inalay ko'y pinalewala. Sa puso ko'y mahal ka pa, ngunit ako'y nagpapaalam na. Kahit mahal na mahal kita. Yes, yan po siya D.K. Valdez sa kanyang ipaglalaban ko.
At tatanggapin pa ba kita? Magkamali ako. Aha! Ito yung sinasabi kong balita ngayon ay tungkol sa water crisis. Ang pinangangambahang makaranas ng sa panahon ng tag-init sa 2015 dahil sa nakaambang epekto ng El Nino. Sinabi ng National Water Resources Board o ang NWRB Executive Director Dr. Sevillo David Jr. na sa ngayon tuloy ang kanilang pagmamonitor at sa Oktubre o sa mga susunod na buwan ngayong taon, panay pa rin ang matutukoy kung matutuloy ang kakulangan sa supply sa summer. Particular, tinitignan nila yung antas ng tubig sa dam at lawak na posibleng epekto ng El Nino sa tagtuyot. Mahigpit nilang binabantayan ang Angat Dam na siyang nagsusupply ng 97% ng tubig sa Metro Manila. Ang level kasi ngayon ng Angat Dam ay 178.46 meters. Ito po'y mababa doon sa minimum operation level na 180 meters. Sa ngayon po, wala pa rin po tayong tubig na pwedeng ibigay sa irigasyon ng Bulacan, Pampanga, patubig, water supply po ng Metro Manila ang ibinibigay natin. Binanggit din ni David, bagamat maulan kamakailan sa Kamay Nilaan at Karatig Dalawigan, hindi naman ito direktang bumabagsak sa kabundukang maaring magdagdag ng tubig sa Angat. Target niya nilang maipalo sa 2010 meters o 210 meters ang antas ng tubig sa Angat para mapaghandaan natin yung napipintong pagpasok ng epekto ng El Nino dito sa bansa natin ngayong mga November or December. Sa Pilipinas, so yun ha. Sa harap na rin ito ng abiso ng pag-asa na maging mas mababa ang normal na pag-ulan sa huling dalawang buwan ng taon. Sana, bago pumasok itong impact ng El Nino ay makaabot po sa ganung level tayo, between 200 at 210 meters po, ang sabi pa ni David. Sana medyo magkaroon tayo ng pag-ulan ngayong Agosto at Setyembre para ho ma-recover ang Angat Dam. Nako, Diyos ko. Ang tag-ulan nga dyan, bagyo grabe. Ba't hindi nyo ayusin yung mga nasa paligid na mga tubig sa paligid ng Pilipinas? Parang engineering works naman yan eh. Dapat yan ang atik, ayusin. Kung hindi anya ito masapul, may contingency plan na nakalatag kabilang sa pagbaba ng pagkawalang water pressure at pagkakaroon ng schedule sa supply ng tubig sa ilang lugar. Nako. Aha. Biro nyo, binabagyo, parating umuulan, binabaha, nagkukulang pa rin ng tubig. To think na nasa paligid tayo ng dagat, yung Pilipinas, kulang pa rin ng tubig. Ano ba yan? Parang kagaya rin niya lang bigas. Tayo nagturo sa Vietnam para magtanim ng palay at umani ng maraming bigas. Ngayon, doon pa tayo kumukuha ng supply sa Vietnam ng mga palay o kaya mga bigas. Grabe. Ano ba nangyayari sa Pilipinas? Parang hindi yata maganda yun. Ha? Dapat kasi tulungan yung mga magsasaka dyan para at least naman makapag-produce na marami. Excuse me po. Nang maraming bigas, di ba? Diyos ko naman. Lalo pa yung mga Vietnamese dito, ang dami-dami nilang produkto. Ang sisipag nilang gumawa ng mga produkto. Compared sa mga Pilipino food store dito sa Amerika. Mas maraming tindahan ang Vietnamese dito. Mas malalaki ang mga mga Vietnamese. Ang mga store, mas marami silang mga produkto. Dapat tulungan kasi ng gobyerno natin yung mga tao dyan na magkaroon ng mga trabaho para maayos lahat yung mga bagay na ganyan, di ba? Yan ang nagiging problema natin. Okay? So,
Nag-text din sa akin si Miss Emma Cordero. Si Emma Cordero naman ang sabi sa akin, ano ba to? Ang sabi sa akin ni Miss Emma Cordero. So sorry talaga, OG, hindi tayo mapang-abot sa oras na 11:50. Japan time is 12:50 p.m. The time na may labas akong show minsan sa MCO Jazz Bar. Pang Sunday may program ka? Ay, wala po akong program pag Sunday. Sorry, correction, di tayo magpang-abot sa oras na yon. Mali ang isusulat, yung 11:50 p.m. is dito is already 12:50 a.m. Okay? So, okay lang po yun, Miss Emma Cordero. Kung kailangan lang kayo pwede, i-anin nyo na lang, sabihin nyo na lang sa akin, i-message nyo lang ako, okay? Magpapatugtog pa rin tayo ng isang mga awitin. Parang ginutom yata ako. isa sa mga na-interview rin natin sa ating show, ang walang ibang kundi si Florante. Para po sa inyong lahat po. Nasaan na po si Florante? Awiting, di iwanan sa'yo.
Yes, yan po si Florante ang handog. Yes, parang si Florante yata nasa Pilipinas ngayon eh. Parang yun yata ang pagkakita ko sa Facebook niya. Parang nagtanghal yata si Florante sa Pilipinas. Hindi ko lang ma-check kung totoo yun. Yes. Aha. Yes, batiin din natin si Lisa Javier. Mukhang may mga sinabi rin si Lisa Javier dito. Aha, nasama si Lisa Javier ng Radio Filipino Osaka. Ano ba sabi ni Lisa rito? Lisa Javier, mukhang gising pa si Lisa hanggang ngayon, although madaling araw na sa Pilipinas. Maraming salamat, Lisa Javier. Hello, Kuya Oji. Good luck po sa program mo. Medyo parang napagod ako ngayon. Mukhang hindi ko na yata kaya yung minsan, very exhausting din yung yung one-on-one interview na . Kasi usually, depende yung sasagot na isang tao na yun ini-interview ko kung ano yung mga isasagot niya. Doon na rin ako kumukuha ng tanong. Parang ganun na nangyayari. Kaya lang very exhausting dahil unang-una, mga kilalang tao to. Medyo ingat din ako sa pagtatanong, di ba? Baka mamaya mabwisit, maasar. Siyempre, may mga tanong tayong you have to be very careful. Dahil hindi naman to yung showbiz na intriga talaga eh. Kamustahan? Ano nang ginagawa ng isang artista? Ano nang ginagawa ng isang singer ngayon? Parang ganun lang naman. Kumbaga, wala namang showbiz . Hindi naman po ako yung nasa Pilipinas. Kung nasa Pilipinas ako, talagang maintriga. Siyempre. Kaya lang, ang mangyayari niyan, baka wala na mag-guest sa show natin. Kung puro intriga, yes, kaya naman, walang intriga, puro mga wholesome lang ang mga question dito, na tipong kilite, para mabigyan lang ng impormasyon ang ating mga nakikinig dito, lalo na dito sa Amerika, yung mga nakikinig na Pinoy, na alam nyo naman, gising ng gising sila ngayon, di ba? Kaya maganda na makausap natin sila. So tomorrow ho, don't forget ha, ang guest ho natin ay walang iba kundi si Gladys Reyes. Kilala niyo naman si Gladys Reyes, di ba? Ako, napaka-kontrabida yan, napaka-maldita talaga niyan. Kung pwede niya, sasampalin talaga ng mga tao. Pero syempre, arte lang yun. Ang totoo niyan, napakabait naman yan si Gladys Reyes. Sabi nga ni Miss Minnie Aguilar, arte lang yun, trabaho lang yun. Pero deep inside, talagang mababait yung mga ibang artista talaga. Kaya lang may mga artista din na walang word of honor, kagaya ng isang singer dito na kinukumbida ko. Isa pa lang naman ang napasikat niyang kanta, pero biglang nawala na ng parang bula. Unang-una, sabi niya may sakit daw siya, hindi daw siya pwede. Okay, pinagbigyan ko. Buti na lang at pumayag si Boboy Garavillo na maging guest namin nung araw na yon. Napa-oo kagad, kaya na hindi masyado naging problema. Nung in-schedule namin ulit, hindi na sumasagot na naman. Sabi ko, ay nako, hindi na sisikat yan. Banyang kanta mong yan sa Radio Filipino America, pati sa Radio Filipino, banyang kanta mong yan. Hindi namin patutugtugin yan. Hanggang isang kanta ka lang, wala ka na. Diyos ko hindi ka nga kilala. Hindi ka nga, kahit i-post ko nga yung pagmumukha mo kung hindi ko lang nakita na ikaw yung kumanta na ron, makikilala ka ba ng mga tao? Ayoko na lang ilagay yung pangalan mo Ayoko na lang ilagay yung pagmumukha mo ron Nako. Kasi ang nangyayari, walang isang salita, di ba? Paparo kasi sikat niyan, hanggang isang kanta ka lang, di ba? Yung isang kanta naman yan, mild hit naman yun sa'yo, hindi naman talaga super hit, di ba? Mild hit lang yan. Pero ngayon, hindi na namin patutugtugin dito yung kantang mong yan. Oo. Hindi ko na sasabihin kung sino yung singer na yun, pero kahit ipakita ko yung mukha nun, hindi niyo pakilala. Kahit pakita ko pa rin ang pangalan niya, sabihin ang pangalan niya, hindi niyo rin kilala. Pero pag sinabi ko yung kanta niya,
malalaman nyo, makikilala nyo siya. Pero hindi na, wag na lang. May isa ring ano, isa ring character actor. Kaya pala ito rin, ano rin eh, nakaka-incident to eh. Ang may usapan kami na magge-guest siya. Bigla na lang nagpaalam kagad at meron daw siyang lakad. Pasensya na, aba hindi na sumagot kahit kailan. Kumbaga, binitin talaga kami. Kaya pala sabi ko, hindi ka sumisikat. Ganun palang ano mo, attitude mo, wala kang isang salita. Umuo ka na pagkatapos, lumalabas ka kung saan saan, meron ka pang pinupuntahan. Sa bagay, siguro wala kang kita. Eh alam ko namang wala ka ng show. Una-una, singer na matanda ka na, eh sino pa ba naman magiging interest sa'yo? Ako. Kaya ganun, kaya gantong ka na lang. Kumbaga, hindi, kilala yung pangalan mo, pero hindi ko na sasabihin kung anong initial niya. Diyos ko, sinabi ba naman nung oras na mag-guess na kami, sorry ah, bro, nasa labas ako, may lakad ako eh. Ba, tinanong ko kung ano yung lakad niya, ba wala nang sinasabi. Hindi na nagpatuloy. Hindi na nagsalita kung bakit naman ganun ka, ano eh, alam naman niyang, buti na lang, hindi namin na i-post yung ano niya, picture niya. Sabi ko, kung sino pa yung mga hindi sikat, yun yung mga walang isang salita eh, di ba? Walang isang salita, eh, akala ko naman totoong-totoo, kung sino yung mga hindi sikat, yung mga hindi na lumalabas sa TV. So, yung hindi naman sumikat, wala naman napasikat na kanta. Yun ang mga walang salita, ibig sabihin mga may attitude problem mo kaya hindi sumikat yun eh. Kaya, ay nako, hindi ko na lang sasabihin kung sino yun, hulaan nyo na lang kung sino yun, at saka huwag na baka sumikat pa yung mga ano na yun. Eh, ang balita ko nga, nako, ayaw ko na lang magsalita. Mahirap na, baka mamaya personal na yun. basta nagpapasalamat po ako sa mga nakikinig sa atin ngayon dito. Huwag niyo po akong iiwanan. We have only 15 minutes more at matatapos na tayo sa ating show. At maraming salamat po sa mga artista, mga singers na nag-guest po rito sa akin. So tomorrow ho, ang confirm na si Gladys Reyes, tomorrow magiging guest po natin. And then also si Berberly Salbejo, isang sikat na komedyante. Kilala niyo yun, I'm sure. Parating nag-guess yun sa Wawawi. Wawawi at saka ano pa yata yung mga show ni Willie Revillame noon sa Channel 5. At on Friday, syempre, ang concert queen na si Pops Fernandez. Huwag niyo pong kalilimutan yun. Guess po natin siya. Aha. Isa rin palang gumagawa ng pangalan ngayon si Ramon ano Bautista na ano nyo ba? Nalaman nyo ba to? Yung tungkol kay Ramon Bautista na nag-guest yata ito sa isang Davao City na balot ng kontrobersya ang pagdiriwang ng Kadayawan Festival sa Davao City nitong weekend. Hindi nila nagustuhan ng mga Dabawenyo ang inihirit na biro ng komedyanteng si Ramon Bautista. Ang sabi kasi, nagbiro kasi si Ramon Bautista na sabi niya, ang mga babae daw doon, parang hipon, na ibinabato lang yung, ano, yung ulo, pero katawan lang ang kinukuha. Ibig sabihin, mga sexy, pero hindi naman mga ganda. Siyempre, nagalit yung mga taga Davao, yan nyo, di ba? Ba't ka magsasalita ng ganun? Kahit ba naman biro yun eh, parang ang dating nun. Kaya nga yung isang vice mayor doon, parang kung nandun lang daw sana yung anak niya at nadinig ng anak niya daw yun, sasampalin daw ni ano yun eh, ni vice mayor. Nalimutan ko lang ang pangalan ni vice mayor kung sino yun eh. Pero syempre, ingat din tayo sa mga pagsasalita natin, lalo na yung mga pagbibiro natin, yung mga stand-up comedian natin. Ingat-ingat lang po tayo sa mga sinasabi natin, lalo na kung nanlalait talaga tayo. Hello, ano pala kay Merly Pama ng Saudi Arabia? Nakita ko si Merly Pama rito. Si Kuya Jerry, nandiyan din. Si Kuya Jerry Santos. Okay,
Magpatugtog muna tayo ng isang another song. Patugtugin muna natin yung isang song siguro ni Alon, yung Kumanta ng Pusong Bato. Asaan ba yung Pusong Bato ni Alon? Patugtugin muna natin yun. Naging guest din natin itong si Alon eh. Mabait din itong si Alon. Okay. Adam Richman here, guy from TV / steak eater / steak lover. I want a cut that's tender, that's juicy. Yes, yan po si Alon, isa sa mga naging guest din natin noon na hanggang ngayon eh meron pa siyang bago eh tungkol sa I think sa OFW. So ano ba ngayon ang pagkain niyo ngayon diyan? Malapit na ang ano natin dito, marami na ang lunch time. Ano bang mga pagkain ng mga Pinoy dyan? Ay, alam nyo ba, maraming pagkain dito ang Pinoy na binibenta na lang eh. Kumbaga, hindi na kailangan magluto pa eh. Bibili ka na lang, siguro mga $7. Meron ka ng ano nun, dalawang scoop ng kanin. Or, I mean, tatlong scoop ng kanin. Tapos dalawang klase ng ulam. Mga $7 na yon.
pag nakain niyo yun, I'm sure, pang ano yun eh, pang dalaman tao yun eh, yung binibigay nila. Kaya minsan, masyadong marami ang servings. Pero $7 na yun. Pero okay na naman. Pero minsan, kapag ganun eh, tataba ka talaga, lalaki tiyan mo. So, usually, kinakain ko na lang hamburger eh. Pag minsan tanghali. Kasi nga, nakakalaki ng tiyan ang pagkain ng maraming ano kanin. Kaya lang, minsan kasi, napakasarap kainin. Hindi mo maano. Lalo na kung lechon kawali, mga ganun. O kaya kare-kare. Talagang kain talaga gagawin mo eh. Pipilitin mo sana, kalahati lang kakain mo. Hindi mo na mapilit dahil parang ang sarap-sarap. Kaya nangyayari, lumalaki tuloy yung tiyan namin. Yun ang ano, yun ang nakakasama rito. Minsan naman, ayoko na rin ng gulay. Kasi yung gulay minsan eh, parang hindi rin ganun ka sarap talaga eh. Minsan sarap na hinahanap mo rito eh. Okay, magpatugtog pa rin tayo ng isang awitin. Sino pa ba yung mga naging guest natin dito? Si Freddy Aguilar. Oo nga pala, si Kap Freddy. Patugtugin natin si Kap Freddy Aguilar. Kaninang kausap natin. Aha. Ito'y ipaglalaban mo. O ipaglalaban ko ni Freddy Aguilar. Sabi nga ni Minnie Aguilar, hindi sila mag-anak, pero napakabait na tao itong si Freddy Aguilar. Mababa ang loob. Kaya lang, si Miss Marlene Aguilar, maraming salamat po, Miss Marlene Aguilar, at napagbigyan niyo kami para ma-interview namin kayo ng one-on-one interview. Ito po si Kap Freddy na inaayos namin na sana'y makapag-concert dito sa San Diego, California. Ikaw ang pag-asa, nasa iyo ang kaya. Sa piling mo, madilim na kahapon, di ko na alintana dahil sa'yo, kita buhay ko ay nagtano. Ano man ang mangyari, di kita paglalaban ko ang pag-ibig mo, ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo ang ating pag-ibig. Ano man ang mangyari, pag-ibig mo, ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng ang ating pag-ibig. Ang buhay, kung hindi ka kapili, mabuti pang pumaraw kung hindi ka sa akin. Ano man ang mangyari, di kita iiwan.
Yes, yan po si Cap Freddy Aguilar na naging guest din natin dati dito sa ating Showbiz Watcher. Nagkaroon din tayo ng one-on-one interview kay Freddy Aguilar at saka yung kay Winnie Sanchez. Winnie Sanchez pala nung nakaraan din last Friday. Maraming salamat din po sa pag-guest sa amin. So, hanggang bukas po ulit, ito po si OG Cruz ng Showbiz Watcher at nagpapaalam na po ako. At bukas po, magsama-sama ulit po tayo sa mga 11:30 p.m. sa Manila time and then 8:30 a.m. naman po rito sa California time. At bukas po ang ating one-on-one interview tomorrow, walang iba ho, si Gladys Reyes. Huwag niyo hong kalilimutan yan. And then, happy Monday ho dito sa buong Pinoy, dito sa Amerika at pati sa mga nakikinig din natin around the world. Diyan ho sa Canada, sa Tokyo, sa Japan pala, sa buong Japan, sa grupo nila Akira, Nitsaya, sa Australia naman, kila G, si Merly Pama naman sa Saudi Arabia, sa mga taga Astig Radio Pilipinas, kay Jedel, maraming salamat din dyan sa Pilipinas. Hanggang susunod na lang po, hanggang bukas na lang po ulit dito sa Showbiz Watcher. Babu, bye-bye ho. Sige ho. Thank you very much for listening. Okay ho. Bye-bye. Okay, thank you rin pala kay Charlie Lawson ng Bangis FM. Feeling good.